Hi guys, welcome back to my YouTube channel and you're welcome to my YouTube channel. So ayun nga guys, may panibago na naman tayong videos na kung saan ang video na ito ay tungkol sa isang skincare video. So ayun nga guys, makikita mo naman dyan sa title ng video na ito ay tungkol sa kung paano ko na-prevent yung blackheads ko and kung paano niya ito re-reduce yung formation sa skin ko. So ayun nga mga besh, kung interesado ka sa video ito, just keep on watching. So mga besh, disclaimer lang tayo. So hindi ako dermatologist or skin expert. So this information and explanations is based on my experience and also syempre nag-research tayo about dito. So gusto ko lang din i-share sa inyo yung experience ko and baka sakaling makatulong din ako sa inyo kung paano nyo i-prevent yung mga blackheads and kung paano nyo ito maiiwasan. So before we start mga besh, gusto ko lamang magbigay ng konting brief explanations about sa blackheads. So alam naman natin na ang blackheads na ito is common disorder lang yan guys. And yun yung mga black na nakikita natin dito sa my nose natin. Ayan. And itong blackheads na ito is nakuha natin minsan sa mga sebum or oils na lumalabas sa ating mga skin. And mga besh, itong blackheads na ito, syempre nakuha din natin sa mga dirt sa air, minsan sa unan, sa kamay natin na hinahawak na madudumi, and minsan sa mga kumot din na madudumi, or basta mga bagay na naipapahid natin dyan sa mukha natin na madudumi. So, ito din ay napukos ng blackheads. So, mga besh, kailangan pa natin itong tanggalin? Of course, mga besh, kailangan natin siyang tanggalin kasi syempre kapag hindi natin siya natatanggal is mag-stay lang siya dyan sa mga pores natin sa ilong and magkukos din siya na magkaroon tayo ng pimples. And kapag dadami yan guys is pwede din siyang maging acne. So need talaga natin siyang tanggalin mga besh. So if you expect na sasabihin ko sa inyo na ipipinch natin yung blackheads natin dyan sa ating mga ilong, no, that is a wrong way na ginagawa natin. Ipipinch lang natin yung blackheads dyan sa ating mga ilong. Yes mga best, okay lang ipipinch mo yung blackheads dyan sa ilong mo. And at that time and that day na ipipinch mo, pero on the next day, no, huwag mong gagawin yan kasi mas i-worsen lang niya yung pores mo and lalaki lang yan and mas prone lang siya sa dirt na papasok and mas madami lang yung dirt na papasok din sa ilong mo and mas lalaki lang yung blackheads mo. Kaya hindi nakakatulong yung pagpipinch mo dyan sa ilong mo mga besh. So kapag may mga gumagawa ng ganyan mga besh, no, stop mo na yan. Ginagawa mo na pagpipinch dyan sa blackheads mo. Kasi mas i-worsen niya lang talaga na magkaroon ka ng blackheads. So mga besh, may ibang way pa para matanggal yung blackheads mo. And sa akin kasi dati, ginagawa ko talaga is ipinipinch ko yung blackheads ko. And naghanap ako ng products or paraan para matanggal yung blackheads ko sa aking ilong. So instead na ipipinch ko siya, kailangan ko lang siyang i-melt yung mga blackheads. So, i-share ko sa inyo yung properly kung paano ko siya na-exfoliate. So, sa lahat ng paraan and products na trinay ko, ito talaga yung nagpa-exfoliate and nag-works para sa blackheads ko. So, bago ko sa inyo, ipapakita kung ano yung ginagawa ko na process and pag-exfoliate sa skin ko. Papakita ko muna sa inyo yung kalagayan ngayon ng skin ko. So, ayun mga besh, meron siyang mga blackheads na maliliit and hindi siya visible pero makikita mo meron pa ding maliliit dyan. So, ayun mga besh, don't judge me kasi hindi ako clear skin. So, mga besh, meron talaga akong blackheads and hindi siya kasi visible and maliliit sila. Pero dati talaga napaka-visible niya and pero meron
i-share ko na yung pinaka-effective way kung paano matatanggal yung blackheads natin. So mga besh, bago tayo mag-exfoliate ng ating blackheads, need muna nating malinis yung ating mukha. So ito yung ginagamit ko ng sabon guys, Koji San. And ito talaga yung pinaka-favorite ko na sabon. So mabibili lang siya kahit saan. So ayun nga mga besh, unang-una mag-wash muna tayo ng face natin sa mukha. And syempre kapag may mga make-ups ka, tanggalin mo muna yan. So kanina nga mga besh is naligo na tayo, kaya tapos na tayong mag-cleanse ng mukha natin or mag-wash ng mukha natin. So after nating mag-wash ng face natin, is next step is mag-exfoliate na tayo ng ating mukha. So mga besh, before exfoliating pala is meron muna tayong step na gagawin or process na gagawin. So unang-una is kukuha muna tayo ng maligamgam na tubig. So ito yung maligamgam ko na tubig. Kumuha lang ako ng kaunti and nilagay ko siya dito. So napaka-importante yung process na ito mga besh para maging effective yung pag-exfoliate natin sa ating mga blackheads. So, kukuha ka muna ng tissue, malinis na tissue, or basta kahit anong malinis na bagay, pwede din ito. So, ito yung gagamitin ko para idadampi ko sa aking ilong. And so, yan. Dadampin mo lang siya ng kaunti. So, guys, dapat warm water siya. So, habang medyo mainit-init pa, or medyo warm pa, ang ginagawa ko na ito is para ma-open nyo pores niya bago tayo mag-exfoliate. So, idadampi mo lang siya sa part na may blackheads. So, after mong maidampi guys, yan, after mo siyang maidampi sa ilong mo or sa may part na may blackheads. So, after mainit-init pa or medyo basa pa, ilalagay na natin yung exfoliator natin. Mga besh, ito yung ginagamit ko para sa pag-exfoliate. Ito ay ang St. Ives. So, ayan siya guys, St. Ives. So, itong St. Ives Blackhead Clearing. So, mamaya ko muna i-explain yung pinaka-ingredients niya guys. So, ilalagay muna natin sa part na may blackheads guys, habang medyo open pores pa tayo. Kuha lang tayo ng kaunti. So, ayun guys, kumuha lang ako ng kaunti. Yan. Ilalagay natin dito sa may part na may blackheads. Yan. So, gently mo lang siyang imamassage guys sa may part na merong blackheads. So guys, para sa inyong kaalaman is pwede din siya for whiteheads. So kapag nag-i-scrub kayo guys is huwag nyo siya masyadong liinan. So imassage mo lang siya sa may part na merong blackheads. Sa akin kasi is hindi lang ito sa may ilong ko nilalagay and pwede din sa mukha kasi may mga whiteheads tayo. So, hihintayin mo nang mamaga siya bago mo siya bandawan and yung ginagamit ko na pangbandlaw is warm water din kasi open pores pa siya. So, babandawan ko muna siya guys. So, ayun mga besh. Tapos na tayong mag-exfoliate and then pupunasan na natin siya. So, ayan. So, alam nyo guys, napaka-smooth niya after mong mailagay yung exfoliate. After natin mag-facial cleanser and may dampi yung warm water sa may blackheads natin para maging open pores siya. And after din natin mag-exfoliate, is need na natin
i-close yung pores natin. Kanina is binuksan natin yung pores natin or inopen yung pores natin para mas madali siyang ma-exfoliate. So ngayon, i-close na natin siya para hindi talaga papasok yung dirt sa ating mga pores. So mga besh, yung ginagamit ko para kamplas sa pores ko is kukuha ka lang ng konting ice and itadampi mo lang sa entire face mo para mag-close yung mga pores mo. And kasi sa atin ngayon guys is wala tayong nabiling ice. So minsan hindi ko siya nagagawa kasi minsan is tinatamad tayo. Pero okay din naman siya na gawin nyo kapag meron kayong mga eyes para i-close yung mga pores ninyo. So after na natin mag-exfoliate mga besh, pwede mo nang gawin yung mga routine mo. Pwede mo nang mag-toner, pwede mo nang mag-moisturizer. Ayun na mga besh, pagkatapos na natin mag-skincare routine is explain ko na yung St. Ives, yung mga best ingredients niya or yung ingredients niya sa pag-exfoliate. And grabe, itong St. Ives na to talaga is ginagawa niya talaga yung work niya na matanggal yung blackheads or magba-blackhead clearing talaga siya. So, nag-discover ako ng mga products para matanggal yung blackheads ko and hanggang nakita ko itong St. Ives, guys. And napaka-effective niya talaga sa akin. So mga besh, kung sasabihin mo na matatanggal niya talaga instantly yung blackheads mo as in boom, wala na. No, hindi. Pero kapag continuous mo siyang ginagamit or ginagawa, and mami-minimize niya yung blackheads mo or yung pores mo. So itong St. Ives guys o yung process na pagtanggal ko ng blackheads ko is i-share ko lang sa inyo. And itong St. Ives guys is hindi siya sponsored. So gusto ko lang siyang i-share sa inyo baka sakaling makatulong din ako para mawala yung mga blackheads nyo. So yung mga some factors niya is ito yung mga na-research ko guys. So undergoing hormonal changes that causes an increase in oil production. So, during the teen years and during the menstruation period, or nakuha din natin siya during taking birth control pills. So, ayun man guys, yung some factors niya kung ba't din tayo nagkakaroon ng blackheads. Isa din dito yung pag-take din natin ng certain drugs or mga gamot. So, yung ibang tao din is naniniwala sila na kung ano yung kinain mo or yung ininom mo is nakaka-apekto siya para magkaroon ka ng acne. So, pati din yung mga dairy products and foods na nakakapag-increase ng blood sugar levels mo. Magaya ng carbohydrates. So, it may play part na iti-trigger niya yung acne natin. Pero yung mga ibang researches kasi guys is hindi sila naniniwala na yung kapag kung ano yung mga kinain mo or yung mga ininom mo is meron siyang connection para magkaroon ka ng acne or blackheads. So ito pala guys, no, kapag nag-wash ka pala ng face mo twice a day, nakaka-irritate pala siya ng skin and mas minuworsen pala niya yung acne natin guys. So gagamit lang talaga tayo ng facial cleanser na nakakapag-exfoliate ng ating mga skin and yung mga facial cleanser na hindi nakapag-irritate sa ating mga skin. So, i-consider din pala natin guys yung pag-wash ng hair natin kasi ito din pala yung isang dahilan para papasok yung dirt sa ating mga pores sa mukha. So, itong hair oils para natin guys is nagka-contribute siya para sa pagka-clog ng ating mga pores. So, napaka-importante din pala na mag-wash tayo ng face natin na after pala tayong kumain ng mga oily foods. Kasi nakakapag-plug pala siya ng pores natin, guys. So, try natin na gumamit ng mga exfoliating products. So, mga besh, yung mga oily skin pala is mas prone sila sa blackheads. So, this is based on my researches, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo.
So, nasabi ko pala sa inyo guys, no, huwag natin siyang ipipinch kasi mas lalo lang siyang lalala. And nakakos talaga siya ng damage para sa inyong mga skin. So, itong Saint Ive guys is meron siyang active ingredient ito guys. Hindi siya masyadong clear. Pero meron siyang active ingredient na salicylic acid and meron siyang 1.0%. And purpose niya talaga guys is acne treatment. So, yung uses niya din is meron siyang for the management of acne, helps clean skin clear of new blackheads and acne blemishes. So, napaka-helpful niya talaga guys. And na-search ko din guys na yung salicylic acid is preferred ingredient for treating blackheads and also whiteheads guys. And itong salicylic acid guys is bine-breakdown niya pala yung materials na nakakapag-plug sa pores natin. So, napaka-helpful na talaga guys to prevent blackheads. Yan, blackhead clearing Saint Ives. So, yun nga mga besh, itong process na ito is nakatulong talaga siya para matanggal yung blackheads ko. And it made my skin better talaga. And hindi siya ganun kalala dati yung blackheads ko. And mas lumiit na siya guys. So, nakatulong talaga siya, promise. So, mga besh, try nyo lang siyang gamitin. Itong Saint Ive Blackhead Clearing. To exfoliate yung face natin. So, sana nakatulong ako sa inyo guys sa video na ito and sana kapag ginamit nyo siya is mag-work talaga siya guys. So, ayun, salamat sa panonood nyo sa video na ito. Till next videos guys. So, ayan. So, sana wag mo din kakalimutan mag-like, mag-subscribe and hit yung notification bell para ma-update ka sa mga bago nating videos.